So, ayan guys, ang next po natin gagawin ay ang DIY tassels or tassels garland. So, yung instead na banderitas yung lalagay natin, tassels ang gagawin natin. Guys, natapos ko na yung tassels. May ginawa akong fuchsia pink, light pink, meron ding white, and light green. So, ayan, meron akong 4 colors na tassels. And, ang next kong gagawin dito is, ilalagay ko sa string or tali. So, eto, may tali ako dito. Sample lang po ito, guys. Color niya is parang parang green or parang teal ang color ng string ko. Much better po kung pink din. Meron po ako dito ko ano, pwede po ito, ganitong kulay. Pero mas prefer ko yung ito, yung maganda kasi to. So, ipapasok lang natin dito sa hole kasi may mga hole ito. So, ganyan. So, alternate natin. Light pink, green, white, light pink, and fuchsia pink. So, ayan po. Ay. So, ayan, meron na tayong tassel. So, ayan. Ayusin na lang natin yung mga... Eto guys, naisip ko na din. Natry ko na kasi ito kanina eh. Or no, isang araw. Kasi, masyado siyang dikit-dikit. Ngayon, kung ayaw nyo naman po masyado magdikit-dikit siya. So, ayan. Kunyari, may spacing.
eto, pwede tayong maglagay ng, idikit natin siya ng glue gun or glue stick. Dito. Glue stick. And lagyan natin ng space na konti. Yan. Glue stick ulit. Glue. And then glue. Para yung space niya is ganito. At basta may space siya. Hindi pantay-pantay. Ayan. Yun idea. Ay, ano lang yun. At tip. Para hindi siya masyadong dikit-dikit. Ang gulo ng shipping pin. So, eto guys, ilalagay ko to sa backdrop ni Hailey. Sa taas po, ilalagay ko, and then yung name niya. So, ayan po, pagka-design ko, paglagay ko po na pag-decorate ko, gagawa ulit ako ng vlog. And makikita nyo lahat ng decorations na ginawa ko is ilalagay ko doon sa sala namin. So, ayan po, tapos na yung ating tassel. Pwede pala itong ganito. Tapos pwede rin siguro pwede itong earrings, di ba? may mga earrings na tassel, oh di ba, ang ganyan na tassel. Tapos pwede yung pompom. So, there you are guys, tapos ng ating tassels garland. So ayan, next decoration na po tayo. Ang next po natin is yung pompom flower. Thank you.
dalawang flamingo. So ayan guys, natapos ko na ang aking mga flamingo. So ganun lang yung paggawa nito. Pwede nyo po itong ilagay sa center table or sa mga pagkain. Pwede mga pang-design dito sa mga pagkain, pwede nyo ipalibot. Pwede kayong gumawa ng marami nito para mas maraming mga flamingo yung mga nakadesign sa table. So ayan, ang cute nito. Pagka nakita nyo guys, parang ang hirap gawin, pero sa totoo lang, napakadali. So ayan guys, natapos na din yung ating mga decorations. Meron tayong tassels, pompom flowers, tsaka itong mga flamingo characters. Tinatawag ko itong flamingo characters dahil yun talaga yung, hindi ko alam kung anong tawag dito, pero gano, kaya gano'n na lang. So meron din tayong yung honeycomb ball. So nakaseparate po yun na video dahil medyo mahaba, kailangan ko po talagang i unti-untiin, tsaka talagang i-explain ko talaga kung paano yun dahil medyo magulo, mahirap yung gawin. So pero ito mga madadali lang. So ayan, sama-sama sila sa iisang video. So ayan guys, natapos ko na yung aking mga decorations, and watch out po sa iba pa pong gagawing flamingo na mga ideas. So ayan po, sana po nag-enjoy kayo sa aking video at may natutunan po kayo. Feel free po to comment down below kung may mga katanungan, and don't forget po to like and share this video and subscribe po sa aking channel and hit the notification bell para po ma-update po kayo kapag may bago po akong upload na video. So ayan po, thank you for watching. Bye.